Ayun. And now we are live. Okay. Good morning po sa ating lahat. Pwede bang i-greet ninyo yung mga katabi ninyo? Good morning. To those na nasa live, good morning po to all of you. I can see some of you are prepared and ready na para mag-worship. Amen. Sino po sa inyo, ano? Thursday pa lang, hinahandanan niya yung kanyang susutin para sa Sunday. Yung Thursday pa lang, lalabhan na niya, ayun, papatuyo na niya, papaplancha na niya. Kung rich kid kasi ano yun eh, pupunta na sa laundry, di ba? Pupunta na sa laundry shop. Alam niyo po ba na nung lumabas po yung mga Israelites from Egypt, kasi nga lumabas sila from Egypt para mag-worship sa Panginoon. And then after how many days po ng travel nila and everything, nagkampo sila sa Mount Sinai. And then pumunta po si Moses dun sa tuktok para kausapin ang Panginoon. Bago po bumaba si Moses, meron pong bilin yung Panginoon kay Moses. Alam niyo sabi ni Moses? Ay sabi ni Lord, sabi niya kay Moses, tell the Israelites to consecrate themselves today and tomorrow. And tell them to wash their clothes. For on the third day, I will meet them. Pansin ninyo yung sinabi ni Lord? Kailangan wash yung clothes. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung wash yung clothes niyan. Di ba? Kasi po ang pagsamba, dapat, bago pa lang yung Sunday, nakapagbihis na. Alam na natin, nakapaglaba na tayo, nakapaggawa na tayo ng house chores natin. Amen po ba? Amen. And to those po na nasa live, may I encourage po lahat po ng mga kasama ninyo sa bahay, call them po para manood kayo as one family. At isang room po kayo manood para sabay-sabay po tayong mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. And let us all open this panalangin. Let us pray, of course, for our country. Come on. May I invite everyone to pray po sa ating bansa. Heavenly Father, Lord, today we are excited on what is stored for us, Panginoon, on the things, O Lord God, that we will receive from you. We are excited, O Lord God, on the things, O Lord, that will change us again, that will transform us. But today, Lord, we just want to start to pray for the Philippines. We pray that your hands will always be on this country, Panginoon. Lord, anuman po yung pinagdadaanan ng bansang Pilipinas, may we lift it all up to you. Yung mga bagyo, yung mga political war. Oh, Father, we pray for our country, Lord, na you will be with us, O Lord, in choosing the people, O Lord God, who we will elect, Panginoon. At the same time, we pray for our national leaders who are seated ngayon sa mga positions na meron po sila. We pray, O Lord God, that you give them the wisdom, the courage, the strength to stand on what is truth, O Lord. We pray for your spirit to be with them. Let the spirit of God be upon them, O Lord God, that they will fear you. Lord, na bago pa sila gumawa ng criminality, corruption, there will be conviction in their hearts, O Lord God. We pray for transformation po sa puso nila. At the same time, we pray for our local leaders, this LGU, Panginoon. Lord, we know that it is not easy to manage, Panginoon, a city, a barangay. Lord, we pray for these leaders that you give them strength, Panginoon. The strength, O Lord God, to manage, to govern, Panginoon, Barangay Irisan, the city of Baguio, of course, Benguet, Panginoon. Lord, we pray for these leaders na meron kapusana sa kanila when they are discouraged, despite po yung negative criticisms. May you comfort them, Panginoon, and enlighten them, Panginoon, kung bakit sila nandoon sa position na yon, that they may be able to fulfill it before their term ends, Panginoon. At the same time, we just want to pray for our OFWs. Lord, we know po na pumunta po sila sa ibang bansa to earn money, but we also pray for their comfort. Kapag sila ay nalulungkot at namimiss nila ang Pilipinas, ang kanilang pamilya, we pray po yung touch ninyo sa kanila. May their relationship towards you become stronger, O Lord God, kung anuman po yung pinagdadaanan nila sa ibang bansa.
At the same time, we pray for their families na naiwan dito sa Pilipinas. Lord, that you will cover them, protect them, Panginoon. Lord, meron po sana yung communication, yung unity as a family. Lord, na meron yung love and care towards them, Panginoon. At the same time, as we prepare, Panginoon, yung puso namin, Father, we are excited to give our praise, to give our worship today. Father, we are excited again to have the fellowship with you. And Lord, today, as we give our all out, our energy towards you, may you be with us, O Lord God, and accept our praise and worship to you this morning. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen, amen. So, habang tumatayo po tayo, in the count of three, pwede ba natin isigaw na, I am a friend of God. And one, two, three, I am a friend of God. Parang ang hina, isa pa. One, two, three, I am a friend of God. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. You are a friend.
50, wonderful day that given us. Lord, right now we need your presence, we need your anointing. Hallelujah. Father, you touch. Touch mo po, Panginoon, yung puso ng bawat isa na nandito. Lord, nakita mo po yung commitment nila. Nakita mo po, Panginoon, yung humble heart nila, Panginoon, na magpuri sa'yo. Lord, sa oras na to, Panginoon, ikaw po yung mag-bless ng nilang buhay. Lord, na hindi po sila lalabas dito, Panginoon, na walang natutunan, walang nangyari, walang nagbago, Panginoon. But Lord, lalabas ang bawat isa dito, Panginoon, na dala yung presensya mo. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Please.
truly you are faithful. Come on, let's give a clap sa ating faithful God. Hallelujah. And today, I want you to declare it with all your heart, knowing that it will happen. Amen? These things, these words of declaration. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, go. Today, I declare that God is my deliverer. That things that looks unbreakable will now break down. I step into breakthrough. I declare that every chain that has ever imprisoned me is falling to the ground, releasing me to move boldly and bravely. Today, I declare that God is my provider. I will experience an overflow of God's favor in my finances. I will be prosperous. My career is blessed. My business is blessed. And every need will be met with abundance. I declare that I will experience financial freedom and will have more than enough to live and give. I declare that God is my healer. I am strong, healthy, energetic, and productive. God is renewing my strength. I believe that I will live a long life and a strong life, and I will do all God has called me to do. Today, I declare that God is my miracle worker. He is going to do the impossible on my behalf. I will see supernatural power and experience the kingdom of God every day. Today, I declare that God is the author and finisher of my faith. He will establish my legacy, set new standards for my family, break generational curses, unlock generational blessings, and releases a life that impacts generations to come. In Jesus' name, amen. Wow. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. I believe as you've spoken those words, you believe it truly, 100% with all your heart. And I know po na this time, every Sunday, di ba? Every Sunday is an opportunity. An opportunity to give our worship. An opportunity para magkumanta para sa Panginoon and have fellowship with each other. And most importantly po talaga, an opportunity para magtanim. Para taniman po yung ating mga pamilya. Sino dito gusto yung family makareceive yung salvation? Amen? Shout out po sa family ko. And they are watching right now. Ayan, so I believe as we give po ang ating tithes and offering, meron po yung seed na itatanim talaga natin. Amen? And sa mga nasa live, I also encourage you to give your own tithes and offering. Naka-flash po dyan sa screen ninyo ang ating account. We have po ang ating online banking, or you can give it to your cell leaders. Yung cell leader po ninyo, ibibigay po nila sa ating mga finance team. And yes, we also have always an envelope. So bago po kayo pumasok dito, meron po tayo yung sa registration or dito po sa ushering, nagbibigay po sila ng envelope para po ma-secure po natin yung cash natin. Amen? And now, can I all invite you to pray sa ating tithes and offering? Come on, let's all bow down our heads and let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you very much for this opportunity. Lord, receive po yung aming tithes and offering. This is the best that we can give. Father, Lord, we pray that these dreams po, yung mga seed, this is a sign of our faith, a sign of our loyalty, a sign, Panginoon, that we believe po yung mga dreams and career na tinataniman namin every Sunday, Panginoon. We believe that you, God, will prosper us, Panginoon, as we have declared. At the same time, Lord, as we serve you pa, lalo sa aming family, sa aming friends, sa aming people, sa work po, Lord, we pray, Panginoon, that you continue, Lord God, to bless each and everyone po na nandirito and those people who have given their tithes and offering. Continue, Lord God, to be with us and prosper, Panginoon. Give us the wisdom to manage po yung mga finances namin and of course, yung sources of income namin. And today, Lord, we are blessed and we are excited on what we are also to receive from you. And this we ask in Jesus' name. Amen. Okay.
Okay, in bagmanan nga agsapatunggal maysa kada tayo. Amen. Good morning sa mga nandiyan sa ating naka-digital na inbag nga agsapa tayo amin. Mag-comment lang kayo para makita naman namin kung nakikipag-engage kayo. At we hope na nakaupo kayo dyan sa bahay ninyo, hindi kayo naglalaba, nagluluto o ano paman, at least nakafocus kayo talaga na nakikinig. Kasi yan kasi ang isang disadvantage ng online, naglalaba, ano pang ginagawa, yung focus nyo, hindi talaga kayo nakafocus. So at least nandiyan kayo sa bahay ninyo, okay? In-invite nyo yung kaibigan nyo, kapitbahay, at least nakafocus kayong nakikinig. Kaya maganda po na muling paalala, i-flash ninyo, ilagay nyo uli sa chat box natin, yung pictures ninyo, hindi lang po yung pangalan na nagsimba kayo, pati yung picture talaga, yung ebidensya talaga, para may ebidensya. At yun po, inano po natin yung mga attendance natin kung ilan yung nakipag-physical at saka nakinadyan sa digital. Kasi pag mag-physical po tayo dito sa two services ay hindi rin po tayo kakasya. Kaya at least naman, nadyan kayong may mga internet, at least andyan kayo sa bahay-bahay nyo. Okay, so muli, batiin mo yung katabi mo, bagamti good morning. Kinuha ko sa Azure, kung meron tayong mga VIPs, ay wala naman kayong in-invite. But at least meron naman tayong visitor. So ang ating kagawad dito sa barangay, kagawad Francis Dagson. Tumakdar ka man kagawad, tapno makita na ka. Kasi baka nakakasalubong ka lang nila, hindi ka nila kilala. So yan pong ating kagawad, at least doon po sa San Carlos nag-commit. At least paminsan-minsan naman sumisilip dito sa simbahan natin. So welcome, yeah. At gyaman tayo, welcome ditunggal. May samat ka na tayo kahit matagal ka na dito sa church, welcome ka pa rin. Amen. Okay, so last Monday po, yun pong ating mentoring from July nung last at nitong Monday, mentoring po natin sa ating mentor at least muli na talagang maganda, at least namumonitor, nakukumusta rin kung ano yung takbo yung ginagawa talaga natin. At salamat Pastor Francis kung sumilip ka diyan, na alam ko na halos nagsasabay tayo ng service. At thank you po sa pag-mentor po sa amin. At this coming December 13, yun po muli ang ating susunod na mentoring. So at least digital naman. So 6 to 9 p.m. na mentoring, tatlong oras po yun. Okay, so kahapon naman po ay yung mga man-to-men natin, mga tatay, palakpakan naman natin yung nag-attend kahapon. Yeah? Ayun po, na kahit kukunti pa kaling mga, kaming mga tatays, mas marami yung mga nanay talaga. Pero yung goal po natin, ma-invite din lahat yung mga tatay po, lalo yung mga parents ninyo. So para sa mga pang-tatay. So once a month po na ginagawa natin yun, sa mga divine naman, mga nanays, meron din silang gathering. Sa mga patins din naman, yung mga young adults na malapit ng mag-asawa, yun, may gathering din sila. At sa mga igniters din naman natin, mga kababaihan at kalalakihan, so na-separate po natin sila. Kaya may once a month na gathering po natin na ating ginagawa. And we appreciate na sama po kayo doon. Amen. At ako'y natutuwa rin na makita doon po sa ating chat box yung mga reports ng mga potential seal leaders natin na nagpo-post pag may seal group sila, at is makita. At nakakabisado ko rin yung mga pangalan po ninyo at yung mga mukha. Kasi lahat naman, hindi ko kayo makabisado lahat, pero at is naman sa bilang natin, kaya ko namang may kabisado yung 75%. Mga 25% ay hindi ko pa masyadong kilala kayo. But maganda rin po yun, at is na ipo-post yung every week na ginagawa ng ating mga primaries, mga cell leaders na ating mga cell groups po natin. So palakpakan naman natin sila. Okay, so yun po. We appreciate yung kasama natin. At least marami pa tayong madidevelop na mga leaders na tatayo rin. Dahil isang araw yung pastor ninyo rin ay pwedeng wala na. At least meron na rin kapalit. Amen po ba? Hindi po ako nagpapaalam. Kasi yung nga, kung darating talaga yung oras, hindi talaga
hamong mga malapudan. Kasi nitong week lang, nagpaalam na po yung isang kasama naming pastor. At biruin mo yung last 12 oxygen ang inuubos niya in 24 hours. At nito lang Friday, namatay po siya, na-cremate, siyempre positive. At yun nga po, hindi natin alam yung oras natin. Pero yun, magpagamit pa rin tayo sa Panginoon dahil pagdarating din ng oras mo, darating man yan, pero at least nagpagamit ka sa Panginoon. Amen. Dahil paano mo ma-experience mapunta sa langit kung hindi ka naman mamamatay? Pero sabihin mo sa katabi mo, don't die before your time. Okay, so last, nitong hapon, alauna, mag-i-start na po tayo sa ating kids ministry doon sa Tibalbal. At tinitingnan kasi namin, nag-meeting kami noong last Sunday sa mga leaders. Ay, ang dami nating mga church people, anak ng ating mga church people doon sa Purukwan. At alam naman natin, hindi natin sinasama yung mga anak natin na magsimba. At almost sabi niya, binilang nila 20 to 25. Kaya dinala po natin yung upuan natin doon na 30 para gamitin po ng mga bata. So, congratulations, Sister Giselle, Sister Myra Raso, na Laifa, mga team na tutulong po dyan. At least every Sunday afternoon po ang ating gagawin dyan, alauna. Dyan po sa Purukwan tayo nag-start. Almost 20 plus years ago. At salamat naman sa Panginoon, may bunga. At ayan, may mga bata uli doon na marireach out pa. At yung mga anak din natin. Anak ninyo pala. Okay? Yung anak ko, doon kami sa KM4. Okay, so God bless mga teachers natin dyan na mag-i-start mamaya. At niya po Diyos, di tumulong, mangitad ti anusyo. Nga mangisuro kadagiti ub-ubing. Okay, so last Sunday po yung ating napag-usapan is about yung win at home objective. At ngayon namang umaga, it's about yung win at home requirements. Amen. Okay, so Acts chapter 2 verse 37 to 41. Ito po ang sabi niya sa English version. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." With many other words, he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Verse 41, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Okay, so dito po makita natin na ito pong Book of Acts ay ito po yung pangalawang libro ni Dr. Luke. At of course, yung first book po niya, yung Gospel of Luke. At dito po sa chapter 1 na ito, bago po umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesukristo, ay inutusan niya itong kanyang mga disciples, mga apostles, na antayin muna yung gift of the Father na na-promise. Na in a few days, ay yun po ay mababaptize sila ng Holy Spirit. At doon po na ang Holy Spirit ay talagang pag sila po ay napuspos ng Holy Spirit, magiging witnesses po sila doon sa Jerusalem, in all Judea, in Samaria, into the ends of the earth. So yun po ang sinabi doon sa verse 8 na yon. Kaya pag nasabi ng ating Panginoong Hesukristo po yon, ay siya na po ay umakyat sa langit, bodily form. Kaya talagang itong kanyang mga disciples, talagang kitaan da hanggang sa matakpan na lang ng ulap at mawala ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsalita ang anghel sa kanila na ano pang tinitingnan nyo dyan. Yung tiningnan nyo na umakyat ay babalik din siya. And after that, ito pong mga apostles ay bumalik na po sila doon sa Jerusalem. At nung makarating na po sila doon sa Jerusalem, ay sila po ay umakyat doon sa upper room. Sabihin mo sa katabi mo, upper room. Na kung saan doon po sila nagtatago.
takot na takot po kasi sila sa mga religious leaders dahil yung mga religious leaders, kilala na itong mga apostles na kasakasama nila for almost 3 years. At ito nga, wala na yung kanilang leader at nandoon sila sa upper room na talagang nakakulong. Okay? At dito makita natin na sabi doon na they all joined together constantly in prayer. Nandoon sila sa upper room na talagang nananalangin sila. Sila po ay nagpipray. Kasama yung mga kababaihan, yung nanay ni Jesus, yung kanyang mga kapatid na mga lalaki at mga other disciples ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi po doon ay about 120 of them yung nandoon sa upper room. So ma-imagine mo lang dudublihin pa itong room na ginagamit natin, yung bilang nila na 120. Kaya constantly in prayer sila po ay nagpipray, nananalangin. At ito na po, makita rin natin sa chapter na yan, nakumpleto na po yung bilang nilang 12 na apostle. Alam naman po natin, nagpakamatay si Judas Iscariote. 11 lang po sila. But after this, dito sa chapter 1, nakumpleto na po sila, nadagdag po si Matias. Okay? At dito po sa chapter 2, makita po natin yan na yung promise na ay na-fulfilled. At dito po sa Day of Pentecost, doon sa araw ng Pentecostes, yung Pente kasi ay 50. Ha? At ito po yung Jewish festival na sineselebrate po nila every 50 days na after po yung first fruit. Kaya talagang tinapat ng Diyos yon na ibinigay yung gift doon sa Pentecost, sa every year na sineselebrate ng festival ng mga Hudyo. Kaya po dito yung 120 believers, biro inyo sabay-sabay na sila po ay nag-speak in other tongues. At ito pong mga tao na ito na nag-celebrate doon sa Day of Pentecost ng mga Hudyo, narinig nila yung sound. Kaya yung iba sa kanila, nagtataka. Yung iba sa kanila naman, pinagtatawanan sila dahil sabi nila, sila ay lasing. At ito po yung time na si Apostle Peter ay tumayo kasama yung 11 na mga apostles. At ito na yung opportunity na si Peter ay nag-message po, nag-preach po dito sa mga Hudyo na ito na nag-a-attend doon sa Day of Pentecost na ito. Kaya ito po yung sabi ko kanina, ang title message natin ngayong Win at Home Requirements. Okay, pagsabi po nating requirements, yun yung needed na o kailangan o yung necessary condition. So dalawa lang po ang bagay lang po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Okay, so what is the most important in life? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, what is the most important in life? So doon po sa verse 37, nagtanong po itong mga Hudyo nung natapos na pong nag-preach si Peter, brothers, sabi nila, what shall we do? Ano yung gagawin namin? So ito po yung katanungan na pinaka-importanting katanungan na pangangailangan ng isang tao dito. Kagaya rin po ng Philippian jailer, sabi niya po kina Apostolo Paul at saka si Silas, ano yung gagawin ko para ako ay maligtas? At sinagot naman po sila ni Silas itong Philippian jailer na ito. So dito po makita natin, it's not about money. It's not about material things, yung pinaka-importanting pangangailangan ng isang tao. It's not about possessions, yung anumang meron sa'yo. Hindi yung mga posisyon, kung ano man yung posisyon mo ngayon, sa government man o sa trabaho. So dito, kailangan ng mga tao ay yung need na talagang right relationship sa Diyos. Amen. Yung pangangailangan na tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya dito po sa text na ating binasa na ito, si Peter inadresan niya po itong mga tao about sa issue. Sabi ko nga kanina, talagang nagtatawanan sila, yung iba, nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin doon. At dito in-explain ni Apostle Peter na yung nangyayari na yon, yung kanilang naririnig na yon, yun po yung prophecy ni Prophet Joel. Sabihin mo nga, Prophet Joel.
Okay, so doon po sa Old Testament po ito. At in after that, si Peter ay nag-preach ng gospel message sa kanila about sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus Kristo, about sa kanyang kamatayan, at about sa pagkabuhay niyang muli na ito. At dito sa kanyang message na ito ni Apostle Peter, pinuprove niya na si Jesus Christ is both Lord and Messiah. Siya yung Lord at saka yung Messiah. Ibig sabihin, the anointed one na inaantay pa nila yung Messiah nila na hindi nila alam na dumating na pala. So before the Passover kasi, bago yung Passover na mangyari, ito kasing mga Hudyo ay nung pinagpili sila ni Pontius Pilate kung sino yung palalayain niya, mas pinili po nila si Barabbas. Si Barabbas ang kanilang pinili. Sabihin mo nga, Barabbas. Dahil si Pontius Pilate, nakita na naman niya na wala naman itong kasalanan eh. Kaya gusto niyang palayain itong si Jesus. Kaya pinapili niya itong mga tao. Pero itong mga tao, mas pinili nila itong si Barabbas na tulisan na siya na lang ang lalaya instead sana na si Jesus. At nung tanungin ni Jesus sila, ano ba yung crime na kanyang nakumit? Doon po kasi sa law ng mga religious leaders, gusto nila talagang mamatay si Jesus. Pero under kasi sila ng Roman Empire, itong Jerusalem, Israel na ito, ay talagang may yung batas ng Roma ang ano kung talagang mamamatay yung tao o hindi. At nagtanong si Pontius Pilate sa kanila, ano ba yung crime na ginawa niya? So instead na sagutin nila yung tanong ni Pilato, Poncio Pilato, ay the more na nagsisigaw po sila na si Jesus ay ma-crucified po siya. Mapako siya sa cross. Dahil ito nga, yung sabi ko kanina, ay talagang hindi nga sila naniniwala na si Jesus ang Lord at yung Messiah nila. Pero nung marinig po nila yung preaching ni Peter dito, makita po natin dito yung una na nangyari dito ay yung conviction. Sabi mo nga, conviction. Ilagay nyo dyan po sa comment box ninyo, conviction. Meaning po ng conviction, sabi po ni Google, a formal declaration that someone is guilty of a criminal offense. So dito po sa other version, ginamit po yung word na cut to the heart. Other version, prick in their heart. Their hearts were troubled. Sa ibang version, sabi naman doon ay deeply troubled. So ibig sabihin, wounded in conscience. At dito po ay sila po ay na-convince niya na talagang na-convince sa damatlaang. Kaya ito po ay sila po ay na-convince na yung palang maling akala pala nila ay nabuksan na pala doon sa katotohanan. Amen. So itong mga Hudyo na ito, itong mga audience na nakikinig na mga ito, ay dito nila nabuksan yung puso at isip nila na laman pala nila dahil sila nga po ay hinipo ng banal na Espiritu Santo at nalaman nila, nabuksan yung isip nila na si Jesus, siya pala yung Messiah. Itong sinabi ni Pedro na ito. Kaya nabuksan yung sila sa katotohanan at talagang dito sila naniwala na totoo pala yung sinabi ni Apostol Peter dito. Amen. So dito po yung conviction na ito, yung convinced of the fulfillment of God's word. So itong mga tao na ito, sila po ay na-convince na ito pala yung salita ng Diyos. Doon po sa verse 14 and 21. Si Apostle Peter, siya po yung pinaka-spokesman ng mga grupo nitong mga tao, mga apostles na ito. So siya po ang nagsalita dito. At dito, ni-remind niya sa mga tao na ito na yung nangyayari doon sa upper room, yung naririnig nila na sound na yon, yung pala yung prinamis ng Father. At nangyari mismo sa araw po na yon. So yung word na yon nanggaling doon sa bibig o ni Prophet Joel na ito. At sabi ko kanina, doon pa sa Day of Pentecost, nangyari. Kaya ang Panginoon ay talagang alam niya eh. Itinapat niya talaga sa araw ng Pentecost. Alam naman po natin itong mga Hudyo, galing po sila sa mga iba't ibang mga lugar.
doon na po sila lumaki. Kung ano na po yung lingwahe doon sa lugar, yun na po ang kanilang naging lingwahe. Pero sila po ay mga Hudyo, kaya every year na pumupunta po sila doon sa Jerusalem para i-celebrate yung festival po nila. Pero doon pala nila malalaman pa na si Jesus siya pala yung Messiah. Amen. At dito nga nakita natin, sabi doon ni Apostle Peter, that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sa lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay sila ay maliligtas. So hindi lang po yon yung conviction, is convinced sila sa fulfillment of God's word. Pangalawa po dito yung God's work. Sabihin mo nga, God's work. Ilagay nyo dyan sa comment box ninyo, God's work. Dito sa verse 22 and 36, doon po sabi ni Apostle Peter sa kanyang message na yung ginagawa ni Jesus ay yung po accredited by the Father para ma-fulfill yung mga mag-fulfill ng miracles, signs and wonders ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po makita natin yung Diyos Ama, may part siya, at yung just Diyos Anak na si Jesus Christ ay makita yung bakit siya gumawa ng signs and wonders, mga miracles, para patunayan niya na siya yung Messiah. Amen. Pag binabasa niyo yung mga gospel, itong mga religious leaders, kahit nakakita sila ng bulag na napagaling, mga pilay na nakalakad, pagsasabat na pinagaling ni Jesus, ay instead na matuwa sila, hindi. Bakit sa sabat ka pa nagpapagaling? Yung mga traditions, yung kanilang sinusunod pa. Instead na matuwa sila sa nakikita lang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga po ay gawa ng Ama yon, yung pagka niya crucify ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga raw ng iba, italagamot gayam nga naituding nga ni Judas Iscariote, ti isunamot gayam iti naiplano nga talaga nga mangiyawat kini Jesus. Sarili pong desisyon ni Judas po yun. Siya po yung nagpagamit. Hello? Dahil nung siya po ay treasurer, kinukuha yung offering. Nag-umpisa po doon. And after that, nakipag-deal siya sa mga religious leaders. Anong ibibigay nyo sa akin kung ibibigay ko si Jesus sa inyo? Ayun po. Nag-offer sila 30 pieces of silver. Doon po niya binigay si Jesus doon sa 30 pieces of silver. Pero nakonsensya po siya, binalik niya. Pero hindi po nila tinanggap yung nangyari na yun. Tapos nangyari, nagpakamatay si Judas. So dito makita natin na yung crucifixion ni Jesus, yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang pagkabuhay na muli. Amen. Ay plano pala ng Ama. Kaya makikita natin, no, bakit ba siya mamatay? Hello? So sabi doon, within 3 days, talagang pati nga siya, alam niya eh. Sinabi niya sa kanyang mga apostles na talagang siya ay papahirapan, maipako sa cross, mamamatay, but in 3 days, siya ay mabubuhay na muli. Hindi pa po nila naintindihan yon. Pero ito na po ay talagang nangyari. Saka na lang nila naintindihan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit siya mamamatay doon sa cross, dahil para sa kasalanan ng bawat isa. Kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Amen. At hindi naman siya nanatiling namatay. In 3 days, sabi doon, siya ay nabuhay na muli. Kaya itong kagandaan sa ating mga Kristiyano, na makakalungkot man na ikaw man ay mawalan ng mahal sa buhay, mamatay man, ang comfort lang po natin pag siya ay may relasyon sa Panginoon, magkikita-kits din tayo. Hello? Amen. Meron ding buhay na walang hanggan sa atin. Kaya nga, yung sabi ni Jesus sa John 11:25 na I am the resurrection and the life. Sino man ang maniniwala sa kanya na kahit siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay na muli. Amen. Kaya magpatuloy tayo. Kaya kung talagang schedule mo na talagang mamatay man, talagang yun ang oras mo talaga, well, as long as nagpatuloy ka sa Panginoon. Kaya patuloy lang tayo. Amen. Sabi ng pastor nga sa akin nung pinost ko sa chat box namin,
Awang pa'y timatmatay kuma kanya tayo. Tahang ka nga makapasyar, hamo nga makita ya tao. Eh, hindi mo talaga mapigilan kung schedule mo. Hello. Amen. Okay, so dito po makita natin na si Jesus in-overcome na po yung kamatayan dito. After 3 days, sabi ko kanina, siya ay nabuhay na muli. At dito po makita natin na itong mga apostles ay sila mismo yung mga witnesses. Kaya sabi ni Peter, kami yung mga witnesses, kami yung nakakita. Kaya makita natin, nung nabuhay muli si Jesus, talagang nagpakita sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples, na first appearance, second appearance. Nung bago siya umakyat sa langit, sabi doon, nagpakita sa almost 500 na kanyang mga disciples. At ito nga po, talagang sila yung witnesses, sila yung nakakita na nabuhay na muli yung Jesus na namatay doon sa cross. Kaya sila yung nagpapatunay. Ito kasing mga sundalo, nung binantayan nila yung tomb ng ating Panginoon, sabi doon, napakalaking bato na nilagay doon sa, hindi ko nata yung bunganga na kumadyan, doon nila inilagay si Jesus. At nung nag-resurrect po si Jesus, talagang ito pong mga sundalo, para silang, sabi nung para silang namatay. At nung nagkaroon sila ng ulir at muli, ay nagsumbong sila sa mga religious leaders. Sinumbong nila yung nangyari na nabuhay na muli si Jesus. Itong mga religious leaders, instead na magsisi sila sa kanilang ginawa, eh talagang binigyan nila yung pera itong mga sundalo. Bibigyan namin kayo ng pera, ganito ang inyong gagawin. Sabihin nyo na ang kanyang mga disciples ninakaw yung kanyang katawan. Kami na yung bahala kay Poncio Pilato. Biruin nyo mga religious leaders na sudati nagpasuksok pa'y kadagya sundalo. Siyempre, malaking amount, tanggap naman ng mga sundalo, yun ang kinalat nila. Kaya ang alam ng mga Hudyo ay talagang ninakaw yung kanyang katawan. Pero sabi ni Peter, kami yung mga witnesses sa mga pagkabuhay na muli ni Jesus na ito. Kaya nakita nila yung may malaking pagbabago dito sa mga apostles. Dati takot na takot sila. Nandudun lang sila sa upper room. Dahil kilala na nga sila ng mga religious leaders, baka sila na yung susunod na huhuliin. Pero this time makita natin na tumayo si Peter kasama yung 11 na disciples at iproclaim po nila ang salita ng Diyos dito. Kaya makita po natin yung conviction po ay yung Holy Spirit po ang nagkukonvict sa puso ng bawat isang tao. Amen. Kapag ang salita ng Diyos ay nasasabi sa kanila, ang Holy Spirit ang gagalaw sa kanila. Ako nga po noon ay nung bagong ligtas pa ako, talagang umaapoy ako eh. Gusto ko yung isang tao na pag sinirayan ko ng gospel, tatanggap kagad sa Panginoon. Kaya nung 1994 namatay ang aming tatay, ay talagang nagsalita ako doon sa week ng aming tatay, nandoon yung mga kapatid ko, gusto ko natanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay nila. Sabi ng aking kuya, awan ati pinilitan. Talagang gusto ko, tanggap sila sa Panginoon. Awan ati pinilitan ah. Pero salamat naman sa Panginoon, at least talagang awan ti pinilitan iti kaligtasan. Amen. Basta sabihin natin yung word of God sa kanila, ang Holy Spirit na lang ang magkukonvict sa kanila. At kung nakita naman nila, talaga na sila ay makukonvict, tatanggap sa Panginoon, praise the Lord. Kung ayaw nila, sarili nilang desisyon yun. Amen. Wala kang sisisihin. Kaya huwag nang po tayong hindi po sayang yung mga binabahagi nating word of God sa mga tao. At least kung sila ay magdi-decide din sa kanilang sarili, hindi napipilitan. Amen. Kaya dito po sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ang Holy Spirit po ang magkukonvict sa kanila, sa puso nila. At dito nila na pagtanto itong mga religious leaders na ito na kailangan talaga nila yung misaya. Kailangan nila yung tagapagligtas po nila. Doon po sa Ephesians chapter 2 verse 1 and 2, at ganito mong sabi dito, as for you, si Apostle Paul po ang nagsasalita dito, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ito kasing mga Ephesian believers na ito, nung una, sila po ay nag-worship sa kanilang goddess na si Artemis na ito, o si Diana na ito. Itong mga
gumagawa ng silversmith talagang ng Diyos-Diyosan po nila, walang iba kundi itong si Diana na ito. Ito yung kanilang mga winner worship. At nung makinig na po sila sa salita ng Panginoon, naging believer po sila. At sabi ni Apostle Paul sa kanila noong una, sila ay kahit buhay physically, pero patay pala sila spiritually. Parang dead man walking. Kaya po yung mga tao pala, kahit nakikita mo physically na buhay po yan, pero pag walang relasyon sa Panginoon, unbeliever po yan, dead yan spiritually. Hello? Pero yan po ay mabubuhay kung siya po ay makikinig sa salita ng Panginoon at siya po ay maniniwala. 2 Corinthians 4:4, sabi rin po dito ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, "The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." Kaya makita natin itong God of this age na ito, walang iba kundi yung Diyos ng kadiliman, yung po yung nagbablind sa isip ng mga tao. Kaya po, sabi nga natin, mga kapamilya natin na unbeliever pa, yung part po natin i-share sa kanila yung gospel ng Panginoon. Amen. Para sila po ay maniwala. Kaya bayaan nyo kung ano pa yung mga pinaggagawa nila, yung mga ano pa yung mga bagay-bagay na panlabas na ginagawa nila. Basta ang part mo, i-share mo yung gospel ng Panginoon sa kanila. Amen. Yun kasi isang kapatid din, sinabi niya sa nanay niya, dahil ang daming mga display, kung anong mga santo-santo doon. Sabi niya, bawal-bawal, nagalit tuloy yung nanay. Sabi ko, huwag kasi yan muna. Sabi, i-share mo yung salita ng Panginoon, bayaan mong ang Holy Spirit ang mag-convict sa kanila. I-encourage mo na magbasa ng kanyang Bible para mabuksan yung kaisipan nila. Amen. Okay, so ito po na ang salita po ng Diyos ay ito pa rin yung pinaka-effective na method na ginagamit ng Diyos para i-convict ang isang makasalanan. Amen. Amen po ba? Kaya po yung conviction, ito po yung matibay na paniniwala. Kaya ang Diyos Ama po siya yung gumagawa ng iba't ibang paraan para kumbinsihin ang bawat tao. At pag sila ay nakumbinsi na sila ay makasalanan, tanggapin nila si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay nila. Na doon nila nakita na si Jesus pala ay namatay sa kanilang mga kasalanan. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, talagang itinaon talaga ng Ama doon sa Day of Pentecost. Doon niya ibinigay yung gift of the Holy Spirit na na-promise na ito. Kaya kung ito po, makikita natin ang sarili natin na binabago ng Panginoon, para sa ating kabutihan, para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen. Para ikaw, ako, ay susunod sa kanya, sa kanyang kagustuhan. Amen. Alam niyo po ang salita ng Panginoon, ang mga unbelievers po, yung nakikita po nila sa atin din ay pag nakita nila talaga yung pagbabago sa buhay mo. Dahil anong silbi yung andami mong alam, andami mong memory verse na sa Bible talaga, pero yung action mo pa rin ay parehas mo't lang, paano sila maniniwala? Amen. Pero pag nakikita nila na dati ikaw yung problema sa barangay ninyo, paraging nababarangay, nasusumunan every week, dahil palagi mong chinitismis yung kabitbahay mo, at least makita nila may transformation sa buhay mo, aba, tumigil na. Siya na yung nagchichismis na, chinichismis na niya si Jesus, hindi na yung kanyang kapitbahay. Pag nakikita na dati ikaw yung dinadaanan nila sa kalsada, pag nalasing ay talagang karkaritum amin nga kaarubam, ngayon nagbago ka na. Makita nila, wow, nagbalbali mo't gayam na ito yung ataon. At least maniniwala sila. Amen. Kaya po makita natin na talagang ang salita ng Diyos ang nagbabago sa isang tao. Kaya tignan mo yung katabi mo. Tignan mo lang siya. Huwag mong tingnan niya na perfecto po yan. Ayo, hello. Meron pang babaguhin ng Panginoon sa buhay niya. Aayusin ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Kaya kung ikaw man ay na-discourage dyan sa katabi mo,
magpatuloy ka pa rin. Dahil hindi naman siya ang tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Yung iba kasi, na-discourage lang sa sinabi ng kanyang ka-churchmate, hindi na raw nagsisimba. Sino ba ang tinanggap mo bilang Panginoon sa buhay mo? Si Jesus. Amen. Dapat sabihin mo, I have decided to follow Jesus. At pag na, siya mismo ang nakatabi mo, instead na iniiwasan mo, matuto kang magpatawad. Pausapin mo siya, alam mo, nasaktan ako sa sinabi mo eh. Talagang isang gabi na hindi ako nakatulog. Tapatin mo siya. Kasi siya, baka hindi niya alam, sinabi lang niya yun, nasaktan ka pala ng ano, malalim na sugat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Advance, ano? Na kahit wala pa siyang ginawa sa iyo. Kaya po dito sa atin mga kapatid na pag inaalaw natin ng Holy Spirit na siya po yung magpa-purse sa puso natin, ya, sa lahat ng area ng buhay natin, niya allow natin na walang privacy, ya, walang room na para lang sa atin, kundi lahat ay talagang siya yung gagalaw sa buhay natin at makikita po natin yung paglago natin sa ating spiritual life. Amen. Nakita ko po yung mga halos mga contemporaries ko na nakasabay na naging believer at tras abanti po sila, nakita talaga yung naging stagnant yung faith nila. Yung iba hindi na nakabalik eh. Yung buhay na nila mas worse pa kisa sa dati. Kaya po huwag nating i-grieve yung Holy Spirit pag tayo man ay kinukunbik. Pag kinukunbik ka na hindi tama yung ginagawa mo, dapat matuto ka. Hello. Magbago ka. Amen. Dahil hindi mo alam yung, hindi natin alam yung buhay natin nga eh. Kung sasabihin mo pa, Lord, next month muna. Iba ka sa pagtulog mo lang, humilik ka na, diritsu, diri-diritsu na. Bah, wala na. Hello. Hindi ko kayo tinatakot ah. Okay, so pangalawa po dito, makita natin yung requirements. Yung una, conviction. Pangalawa, yung repentance. Sabihin mo nga, repentance. Ilagay nyo dyan sa comment box niyo repentance. Ito po yung pagbabalik loob. What shall we do? So kailangan pong gawa tayo ng bagay na sumunod po tayo sa ating Panginoon. Amen. Ilagay nyo dyan sa comment box niyo. Amen. Kunayo mat. Kasi pag uwi ko talagang nakikinig din ako sa aking sermon. Tinitingnan ko rin yung mga nagko-comment. So hindi po nangyayari to by accident lang. Kailangan talagang sadyain natin na sumunod na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, no, nakita po natin na itong mga tao na nung sila po ay nakonvict at sinabi po ni Peter sa kanila kung paano maligtas, na paano ma-convert. Kaya po ang pagsisisi po ay nandoon po yung, sa buong, yung buong puso talaga. Hello? Na hindi mo sasabihin, Lord, pakawadon na ka dito, inaramid ko, Apo Diyos. Tapos bukas, babalik ka rin doon sa dating gawa mo. Hello? Alam nyo ba yung kwento noon? Nung nagnakaw? Nagnakaw ng manok ng kapitbahay, ginawang pulutan nila. Inagsisi sa kanilang kanyang kasalanan, hinawakan pa yung paa, Lord, patawarin mo ako. Inakaw ko yung manok ng kapitbahay namin, ginawa namin pulutan. Bukas, nag-inuman sila, ubos uli yung pulutan, binalikan uli yung manok uli. Halos inubos na yung 5 manok ng kapitbahay niya. Kaya na humingi uli ng tawad. Sabi daw nung Jesus na nakapako, nuhanak lang na ilan sa kinog, tarang ka kuman. Sa Tagalog, kung hindi lang ako nakapako, na tinadyakan na kita. Hello, hindi naman ganun si Lord, pero ang gusto kong sabihin lang po dito na punto ay kung talaga nagsisi tayo sa ating kasalanan, huwag na nating balik-balikan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang balik-balikan. Going straight talaga yung pagbabalik loob natin. Amen. So sa pagsisisi, nandoon po yung buong puso talaga, makikita talaga yung action natin na hindi lang sa salita na nagsisisi ka. Iyak ka ng iyak, nakaluhod ka pa, pero kinabukasan, bumalik ka rin sa dati. Hello. Niluloko mo rin ang sarili mo. Amen. Kahit tinatago mo sa
kapwa mo si leader o si member mo yan. Yan. Kung nandudong ka sa kwarto mo, ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo, mayroong malaking CCTV natin ang ating Panginoon. Amen. Nakikita ka pa rin niya. Kaya po ito po yung repentance na ito, ito po yung calls for application na talagang a command talaga to repent. Kailangan ito po yung immediate obedience na gagawin ng isang tao. Amen. Kaya doon po sa Jonah chapter 3 verse 8 to 10, nung inutusan po ng Diyos itong si Jonah, nung una ay talagang nag-disobey po siya. Kaya po nung sumakay sa barko, ayun, nadamay po yung mga taong nandoon sa barko, pati yung mga kargo. Tinapon nilang lahat para gumaan yung barko. Wala pa rin, hindi pa rin tumigil yung bagyo. Kaya sabi nila, sino ba yung may kasalanan sa atin dito? Inamin ni Jonah, ako yung dahilan kung bakit gumaganito yung ganito yung nangyayari. Anong gagawin namin sa'yo? Itapon nyo na lang ako. Tinapon po nila, yun, tumigil yung bagyo. Pero piniper ng Panginoon yung malaking isda. Kinain si Jonah for 3 days and 3 nights. Nilulon pala, hindi kinain. Kasi pag kinain, na, patay na. Nung nagsisi naman siya, sa loob ng tiyan ng isda, yun, in 3 days, tinapon doon sa pampang. Yun po, nag-obey po siya. Kaya talagang sinabi niya sa Ninibi, yung hari doon, ng mga tao na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan para hindi sila paparusahan ng Diyos. Makita po natin yung response po nila nung nakinig sila sa sinabi ng Diyos na yon sa paggamit niya kay Jonah. Sabi po doon ay pati yung hari, nag-fast po siya, nag-ayuno. Nagsisi po lahat mga tao. Pati po yung mga hayop, biruin nyo, 3 days, ah. Absolute talaga na fasting. Walang kain, walang inom ng pag-inom ng tubig. 3 araw, pati yung mga hayop, hindi uminom, hindi kumain ng 3 araw. Pati itong mga tao, lahat sila nag-ayuno. Kaya po, hindi po sila ginads ng Diyos itong Ninibi na ito. Nagsisi po sila sa kanilang kasalanan. Amen. Kaya po yung genuine repentance, ito po ay work po ito ng Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, work ng Holy Spirit. Hindi mo po work ito. Ang Holy Spirit po ang nag-work po dito sa puso ng isang tao para magkaroon siya ng bagong buhay muli sa ating Panginoon. Kaya yung repentance po ay repentance involves a change of the mind. Sabi mo sa katabi mo, repentance involves a change of the mind. Lagay niyo po dyan sa comment box ninyo, repentance involves a change of the mind. Kaya po dito mga kapatid na si Peter ay talaga sinabi niya sila na magsisi sa kanilang kasalanan. Itong repentance, sabi ko kanina, change of mind, na magre-result po ito ng change of action. Kaya pag alam mo na mali pala yung ginagawa mo, hindi pala kaaya-aya sa harapan ng Panginoon yung ginagawa mo pala, magbabago yung action mo. Babaguhin mo yung action na ginagawa mo. Hello? Kaya itong mga Hudyo na ito, makita na ito na ito na yung time na magbago na sila concerning Jesus. Noon, hindi sila naniniwala na siya yung Messiah. Ngayon, sa kanilang pakikinig, they were convicted at dito na nga po ay nag-repent po sila, nagsisi sila, at naniwala sila na si Jesus siya nga yung anointed one o yung Messiah. At siya pala yung Lord din para tanggapin nila sa buhay nila. Amen. Kaya ito pong yung genuine repentance po mga kapatid, ito po yung absolute na essential ingredient ng kaligtasan ng isang tao. Amen. Dahil dito, iwan mo na yung kadiliman. Sabi mo sa katabi mo, iwan mo na yung kadiliman. Yung dating ginagawa mo na talagang hindi tama, umali. Isipin mo na yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Gawin na ang kanyang kalooban. So yung repentance, ito po yung renunciation talaga. Tatalikuran mo na talaga ang kasalanan at i-embrace mo na yung bagong buhay. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
pagpudumpan natin yung temptation sa akin, kung minsan napapadaan ka sa dating pinupuntahan mo dati, sabi ko sa sarili ko, Adrian, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. And then, minimumize ko rin Psalm 119 verse 11, tayo doon, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Tayo pong lahat, hindi po tayo excuse sa tukso. Hello? Araw-araw may tukso po. Eh alam mo kung ano na yung kahinaan mo, yun ang bantayan mo. Hello? Huwag mong sasabihin, tukso, layuan mo ako. Hindi totoo yun. Ang tukso, araw-araw nandiyan yan, ikaw ang lalayo sa tukso. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang lalayo sa tukso. So repentance involves confessing the master. Amen. Repent every one of you, sabi doon. At sila'y mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito po sa atin po ay ang katuruan po natin ay pag tinanggap mo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, mayroon pong assurance of salvation sa buhay mo. Amen. Yung iba po, katuruan ng iba, pag hindi raw sila nabautismuhan pa ng tubig, 50% pa raw yung kaligtasan nila. Magiging 100% na pag nabautismuhan sila sa tubig. Pero sa ating katuruan po, hindi po ganon. Ligtas ka na. Pero bakit? Bakit ka ba magpapabautismo sa tubig? Yan po yung obedience mo sa Panginoon, pagsunod mo. Amen. Amen po ba? Okay, so ano pa? Repentance involved claiming the message. Dito po sa verse 41 na ito, makita po natin dito na sabi doon, those who accepted the message. Nag-response sila eh. Na talagang openly talaga na tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Messiah po nila sa buhay nila. Nung marinig talaga nila yung sinabi ni Apostle Peter, nireceive po nila by faith. Amen. Kaya nga doon sa Romans 10:17, sabi doon, iti kasta iti pamati agtaod iti panagdengdengeg. Sabihin mo nga, panagdengdengeg. Panagdengdengeg iti sasao ni Jesucristo. Consequently, faith cometh by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kaya palagi kong sinasabi, hindi mo masisisi yung tao na yan kung ganyan ang kanyang paniniwala. Dahil iyon ang kanyang napakinggan. Unless na makinig siya sa word of God, magbasa siya sa word of God, doon mabubuksan yung kaisipan niya. Amen. At doon niya itatama. Makikita pala niya, mali pala ang aking ginagawa. Ito palang salita ng Diyos pala. At least doon siya nakinig, doon siya naniwala. Kaya makita natin itong mga tao na ito, nakinig sila, at doon sila naniwala dito. Amen. So yung result po doon, si Peter ay talagang nagtanim ng buto. At ang makita po natin dito, nag-harvest po siya ng bunga. Amen. Nag-harvest po siya. Dahil itong banal na Santo Espiritu, yun ang nag-convict sa puso ng mga taong ito. Dati, nagtatawa lang sila, pinagtatawanan, minamak po sila. Yan, hindi sila naniniwala ano ba yung nangyayari na yon. Pero dito makita po natin na naniwala sila at nag-ubi po sila sa sinabi ni Peter. Amen. So pag-aralan po natin next Sunday, yung susunod na ginawa po nila dito, na hindi lang po sila nag-stay doon sa internal change sa buhay po nila, pero dito makita natin na sila po ay nagpatuloy dito. Pwede bang tayo lahat ay tumayo? Sabi ko nga dito, yung win at home requirements. Ito yung internal change, yung panloob na pagbabago sa isang tao. Kaya yung dalawang main message lang natin dito, yung conviction at saka yung repentance dito. Involves yung change of mind, confessing the master in claiming the message. Ito ang pinakasimpleng step or requirement kung paano mag-work ang kaligtasan natin. Amen. Kung paano tayo maliligtas.
Kaya po na habang sinishare natin yung salita ng Diyos sa ating bahay, sa ating mga kapamilya, at malalaman po nila ang katotohanan. Yung Holy Spirit ang magkukonvict sa kanila, hindi ikaw. Amen. At pag na pakinggan nila yung Word of God, is magsisisi sila sa kanilang ginawang kasalanan, makikita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila, at ito na po ay sila po ay magsisisi. Kung di pa nila kilala yung tunay na Jesus sa Bible, makikilala nila. Wala na yung Jesus na nakapako sa cross 2,000 years ago, ay dyan na ay nabuhay na muli. Ayun naman mga kapatid, na kung kayo man ay ligtas na, matagal na tumanggap na sa Panginoon, pero pawindang-windang pa rin, para bang alon na pabalik-balik, dapat lumakad na tayo ng diretso. Amen. Pag ikaw ay nadapa, tumayo ka muli at ayusin na yung buhay para tayo magpatuloy sa Panginoon. Kaya makita natin yung bunga ng preaching ni Apostle Peter dito, 3,000 po ang naligtas po dito. Sila yung nag-response at makita natin yung bunga sa buhay po nila. Nito pong week, mayroon po yung nagdi-distribute ng shampoo. Matagal na customer po ni Mrs. ito. Pero nung from Buyagan, wala na kami sa Buyagan, lumipat na doon sa Key Infor sa amin, ay wala na yung connection. Wala namang utang si Mrs. Kasi every month yun, bigay na yung shampoo, in a month, babalik po siya. Kaya sabi ko sa kanya, in 10 minutes lang, bago ka pupunta muli sa pupuntahan mo, pwede bang gusto mo ba ang regalo? Sabi naman niya, oo. Dahil malapit na ang December eh. Pero ang regalong ibibigay ko sa'yo, talagang hindi ito mawawala. Kung gusto mo lang. Sabi naman niya, gusto naman niya. So in 10 minutes, binahagi ko sa kanya yung one verse evangelism na ginagamit natin. Romans 6:23. In-explain ko sa kanya. Alam naman niya na si Jesus is the way, the truth, and the life. Pero nung tanungin ko siya, tinanggap mo ba siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Na hindi siya makasagot. Sabi ko, gusto mo bang i-receive yung gift na yan para magkaroon ka ng eternal life sa buhay mo? Sabi niya, gusto niya. Okay, sundin mo lang ako sa panalangin. Nilit ko po siya at nakita ko sa loob ko, sa puso ko talagang natutuwa. Nung time lang na yun, nagkaroon talaga ng urge na sabi ko, siyempre yung nagraras eh, na may pupuntahan, pero sabi ko, pwede bang in 10 minutes lang may regalo akong ibibigay sa iyo. At least, yung puso ko talaga natutuwa na, wow, thank you Lord. At least next month, babalik. Sisingilin niya yung iniwan niyang shampoo para may follow up muli. Amen. Kung ganun ang gagawin natin bilang mga believers, kaibigan natin, palagi nakakasama natin, why not na ibahagi natin yung Word of God sa kanila? Dahil hindi natin alam, pag tignan mo sa Facebook, magugulat ka lang bakit may kandila. Nababasa mo, condolence. Kahapon lang naman, nakausap ko siya. Patay na pala. Hindi natin alam yung buhay. But ito po ang challenge ko bawat isa sa atin na ito nga po yung win at home requirements natin ngayon about conviction and repentance. I-share natin yung gospel message sa kanila. Amen? Come on, mga music team, ay magpa-awit po sila habang nagbibidit po tayo sa message nating napakinggan ngayong umaga. Everything I will do glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice.
everything I can do. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you. Everything praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you. Dahan na nag-organ po sila. Kayo po nandiyan dyan sa bahay-bahay ninyo. Pwede rin po ba kayong tumayo dyan? I hope na wala kayo dyan sa kama nyo maliban lang kung kayo ay may sakit. At pwede bang tumayo kayo dyan kung nandiyan dyan kayo sa inyong sala? At ito po yung challenge ko sa inyo mga kapatid na kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, kahit kilala mo si Jesus na siya yung tagapagligtas, siya yung namatay dahil sa iyong kasalanan, at kung wala pang relasyon sa, wala ka pang relasyon sa kanya, ito na sana yung time na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Ikaw nakakaalam sa buhay mo. Gawin mo lang, magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo, kapatid. So pag ginawa mo po yan, meron tayong assurance of salvation na kung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin, meron po tayong buhay na walang hanggan. At kayo naman mga kapatiran na nandirito, na kahit matagal ka na sigurong sabihin mo na nagsisimba pero wala ka pang relasyon sa Kanya, ito na yung time na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Sisi ka na sa iyong kasalanan, talikura mo na ang iyong kasalanan at mamuhay na ng matuwid sa kanyang harapan. Ayun naman na matagal ng mananampalataya pero sabi ko kanina yung pawindang-windang pa rin, ito na sana yung time na lumakad na tayo na diretso. Amen. Ayun manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Kita po namin yung message ni Apostle Peter dito sa mga Hudyo na ito. At nakita namin, Panginoon, na they were convicted. At sila rin po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang Lord and Messiah sa buhay po nila. At rin po dito mga kapatid, nanonood sa bahay-bahay nila. Nandirito sa physical gathering namin yung wala pang relasyon sa iyo, sila po'y magsisi sa kanilang mga kasalanan, tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay nila at ibigyan mo sila ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa umagang ito na muling paalala sa iyong salita, nagpapaalala bawat isa sa amin. Panalangin ko Panginoon ay sila pa po ay mas lalago pa sila sa kanilang spiritual life, bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw rin po ang magbibless sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, at magbigay din po ng protection bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diayat, Diyama, ngaisunga na ngayayat, kadatayo. Ganti parabor niya po tayong Jesucristo, patuloy nga mata kadatayo. Ganti panakikat kadwa at Espiritu Santo, isumanon ti mangidalan, pumuyog ka na tayo, at lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Ibigay ko na sa inyo. Ayan. So, God bless po everyone. And so, sino ba dito yung ano? Merong social media account. Oo, di ba? Merong Facebook.
patingin. Merong Twitter, merong Instagram. So, ayun po, meron po, I know and I believe na meron po kayong natutunan. Ganun din po yung mga nasa live. So, I also encourage everyone po na nandirito to post po, i-post po ninyo kung ano po yung natutunan ninyo this Sunday. That's a challenge for us. Amen po ba? Magpo-post po tayo kung ano yung mga takeaways natin na natutunan natin. Lagay natin sa My Day natin. Lagay natin sa timeline natin. Ayan, i-post po natin. Ayan, and of course, we have here an announcement. This coming Wednesday, meron pa rin po tayong prayer gathering. So our prayer gathering po is 7 p.m. to 8 p.m. And you know what? I also want to encourage everyone to please join us. Please join us po sa mga kasama natin na nasa live. Join us po sa aming prayer gathering this coming Wednesday, 7 p.m. to 8 p.m. po ito. Isi-send po nila yung link earlier dito sa Shalom International Ministries Families na group chat natin, and then enter po kayo doon before 7 p.m. doon po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Ayun. Sa mga nasa live, amen. I want to see you po sa ating prayer gathering. And of course, last but not least, eto, may excite lahat ng mga 21 years old and above. Patingin. Ayan, all 21 years old and above, this coming Thursday, we will be having our patents event. So, pag kayo po ay single, wala pa kayong asawa, nasaan man kayo sa sulok ng mundo, nasa Manila man kayo o nasa saang probinsya man kayo, I want you guys to join us po 7 p.m. to 8 p.m. onwards po ito, ang ating patent. So, yun. Meron po tayong registration sa baba, 30 pesos pa lang. 30 pesos lamang po yun. And hindi na kayo mamamasahe at the comfort of your home, di ba? Nakakapag-patents tayo. So, yun lamang po. God bless and enjoy your week.